Magandang umaga sa atin lahat. Sorry for being late, no? Tayo mga alis sa baba. But, kung bakit ako inintay para magbigay ng pronouncement, because that is the only thing that I could not delegate to pronouncement. Dahil ito already kasi, hindi pa kayo kasal, wala na dito na pupunta. Pastor, sa kanya yung mga pelikan, kailangan siyempre natin na pupunta ng iba yung pelikan sa anyway, congratulations sa six couples for deciding to get married. For some of you, I'm sure matagal-tagal na rin kayo nyo sa sama. But kaya ko kayo pinag-congratulate kasi alam naman natin na yan yung pinakamalaking decision siguro natin sa buhay natin, yung pagpapakasal. Pagpapasakal. Naalala ko tuloy yung misis ko. Kasi araw ko na ito ko nabalitaan yung na pinanoyin ako eh. Pinanoyin ako na raha. Akala na iba, Muslim na ako. Hindi po, hindi ako Muslim. Kristiyano pa rin. Eh, niloloko ko pala yung misis ko noon na sabi ako, pwede na ako na mag-asawa ng mga marami kasi raha na ako eh. Noon na tumatawa. Noon ang mga bandang wali, sabi niya eh, huwag niyo sa kayo, huwag kayong pinupinom na sa'yo. Hindi na nakakatuwa yan. Sabi ko din. Isa lang talaga, no? Isa lang. Kaya nga sa atin sa Kristiyano, iba lang kasi sa Muslim. Isa lang talaga asawa natin. Kaya kung yan yung nagsisyon natin at pangasalan natin, para tayo nagdagdag ng parte ng katawan natin. Kasi buong buhay na kasama na natin yan. Ngayon, yung parte ba ng katawan na ibinagdag natin, ay magiging asin natin o kaya pinagdag natin. Ngayon na sila yung napili nyo, ibig sabihin yan, na sense nyo na ito talaga ay pagtutulungan kami. Dahil kung ano pa yung weakness ko, maaaring nahan sa kanya yung threat ko. Kung ano yung pangangailan ko, kasi siya pwede magbigay. Vice versa. Kaya siya na yung siya ang na decision na yun na napakasala. Yung iba naman, actually, kung sa inyo may mga anak na kaya na decision na napakasala. Unfair kasi doon sa mga bata. Kung hindi tayo magpapakasal. Kasi tendency is, ang mga bata, nagkakaroon na inferiority complex. Kasi nanay nila, tatay nila, hindi kasal. Nagkakaroon na inferiority complex yung mga bata. Yung bata pa yun, hindi pa naman doon ang pag-iisip na yung matulit din mga yan. At pero naman doon sa mga bata, hindi naman nila pinili kung saan sila lalaman kasi magiging parents sila. Kung dapat hindi sila magdali kung ano ba yung mga pagkukulang natin. Kaya tama lamang na magpakasal tayo. Para ka rin nagpapagawa ng bahay. Di ba? Pag magpapagawa ka ng bahay, sinisigurado natin na yung bahay titulado. Kasi baka mo niya, magawa ka ng pagawa ng bahay, hindi pala sa iyo lupa, ay kukuha hindi sa iyo. Gagawa ka ng problema. Kaya kung magpapagawa tayo ng pamilya, no? Palalaki natin ang pamilya natin, kinakailangan yung pundasyon ay legal at malakas. Kaya kinakailangan natin ang kontrata. Meron tayong marriage contract para legal na. And yun pa rin ang assurance ng bawat isa sa atin na ito totoo na ito. Hindi na ito yung pag-away tayo, yung walay, pag-away tayo, magkakuhan tayo, hindi ka uwi. Ito talaga ay kasalan tayo. Kapag kung ano man yung magkulang, ay dapat matugunan natin, kumbaga mag-usapan natin, dahil hindi naman tayo mag-iwalay na. Maghiwalay sa dito sa atin sa Pilipinas, eh, wala naman tayong absolute. Wala tayong absolute naman dito. Kung pwede maghiwalay na absolute divorce. Analmes na meron tayo, pero wala tayong absolute na divorce. Kaya inakasal tayo sa mata ng Panginoon at sa mata ng tao ay kasal talaga tayo. Wala may kontrata tayo. So with that, congratulations to you all. Please stand up yung kiss the bride. By the authority, by the family, of the municipal mayor of Rodriguez Rizal, I hereby pronounce you
as husband and wife, you may not eat the bread. Hindi ito masasarahin mo. Ulit-ulit, yung mga kukuha ng tisyo. Isa-isa lang ito. Kiss the bride. 1,000. Congratulations, congratulations.